naman. Ito yung gusto mo. Isang hiraman lang ho, ganun. Para hindi balik-balik. So, isang diretsyo, three days. No? Wala pang pasok. Tapos, yung special occasion. No? Ng family niya. Yun yung kanya gusto. Sige. Ito yung kanya. Anong format mo? Hindi nga. Anong kaya mong gawin in 3 days and 3 nights na diretso in 1 month? Anong alagaan ko siya. Alagaan ko siya. Magbabanding kami mag-ama. Makasama siya ng lola at lolo niya. Hindi niya ako makalimutan. Mahal ko siya eh. Kailangan niya ng... Wala naman pinaka-the best, kundi shared parenting. Pero nagli na ho yun, yung tatlong araw. Payagan siya ng mas mahaba sa panahon na araw sa gabi sa'yo. Ibig sabihin, pwede niyang kunin yung alak mo more than 3 times a month. 4 po yun. Sa akin, okay lang 4. 4 times a month. Para yung evening, hindi na yung, hindi na yung sa kanya magpulog sa'yo lang. Yun ang kanyang proposal. So, i-resolve ninyo. Kasi si Carlo, gusto niya, may time na kasama niya yung bata pagtulog. So, ayaw mo naman siya na matulog sa tatay niya. Diba? Tapos, yung time na gusto ni Carlo na makasama yung family niya, bata. Kasi kailangan maramdaman ng bata yung sense of identity. Both sides. Lalo siyang lolo sa okay lang po yun. Kailangan kompleto ang ano. Okay lang. Kasi ang i-deprive nyo lang yung doon sa bata is the home. Yung common home ninyong dalawa. Hindi na niyan kaya ibigay sa bata. So, completely sila na yun. Sa kanyang image of the home. No? Pero, pwede mo naman protectionan yung image niya ng family. No? Kasi, father, meron siya lolo, lola, tita. Okay pa siya, no? Ngayon, ang kailangan lang ninyo to agree na hindi siya matutulog kay Carlo o matutulog siya kay Carlo. Yan yun. Sino gusto mong magparaya? Sino gusto mong giveaway? Bali lumalabas ako isang sa isang buwan, isang weekend lang ako kasama ko yung bata. Sa Biyernes, sa uli ko ng Lunes. Ano po? Isang weekend lang. Hindi naman ako. Ano gusto mo? Saka, weekend? Hindi ako. Isang weekend lang ako sa ilum na isang buwan. Bali, 2 or 3 nights, ganun. Pwede yung Biyernes, hanggang Lunes, pabalik ko na siya Lunes. Hanggang ganito lang po ko eh, kasi po, kung mapapansin nyo naman, hindi yung bigat yun. Kaya, hindi kami nagkakasundo. Dahil, hindi naman dapat pagdamot. Eh, nangyayari ho eh. Kaya nagkaganito kami eh. Diba ho? Eh, hindi pa parang pwede yun. Ito naman po pinagdalawat kasi yung pinagdalawat sa kami. 40 na po yun. Meron po kasi yung bearing paggabi. So, syempre po, ang mga magigap natin sa mga isang mga
Zoe, kailangan ikaw consider nyo rin, no? So, ang gusto ninyo, matulog sa inyo si Zoe ng tatlong araw, tatlong gabi. Ikaw consider nyo rin if sanay si Zoe matulog sa inyo. Di ba gano'ng katagal ba si Zoe na hindi ni nakatira sa kanila? Magkagalawang taon. Sa February. Yun. So, consider nyo rin yung familiarity ng bata. O kaya naman yung kanyang kakayahan na matulog ng payapa sa isang strange na lugar. Meron din po siyang mga pagpatutok. Ha? Meron po siyang mga pagpatutok na kailangan. Ah, okay. Tapos yung isip ko po. Hindi ko alam yun. Ha? Yung nagpakasalo kami, eh, hindi ko alam yun. Dapat sinasabi niya na pagdadamot, hindi ko alam eh. Hindi ayos. Ganito ha, o tingnan nyo na ano. Ganito, yung bata, kung kayo magkasama, lumaki yun at magkasama kayo, ito kasi yung naging problema nyo. Hindi kayo nag-communicate. Oo, hindi ko kasalanan. Oo, ay pagka naman ganyan ang inyong sasabihin na hindi ko kasalanan yun, eh sino kaya may kasalanan? Pwede nyo naman malaman lahat eh, kaso... Pareho kayo, ganito, hindi pwede. Nagtago eh, tinago nila eh. Ha? Tinago nila, meron akong restriction order. Meron po. Nakasampa pa. Paano ko malalapitan ako? Bakit? Sa ano kayo? Yung posto di ba nito? Sinidipitahan ninyo? Posto din ni Carlos? Kasi po, ano eh. Ang kadalawang taon. May time na magbabasin na sa bahay namin. Kasi beses na kasal ko. Doon ako kami yung sumulit sa sinakalit ko. Kasi nundan niya po kami. Kasi narang yan sa flash and break. Eh kung napahamak ko kami yung ano. Kaya, medyo nag-tip niyo. Yung mga ganong insidente, bumay ng sobrang offense sa heart niya. Kasi imagine mo, ikaw nangarap maging tatay, na? Kasi isa yun sa mga kapangyarihan natin bilang tao, maging co-creator. May isang bata yung lumabas dahil sa iyo, sa nangyayawa, no? Kaya co-creator. Ngayon yung bata ngayon, na alam mo, sa'yo yun. Na, galing yun sa'yo, parte ng buhay mo yun. Ngayon, hindi mo siya makawakan, hindi mo siya makita, hindi mo siya... Yun. Meron siya galing. Actually, ako yung po sa akin yun. Yung nalang ko yung siya. Yun po talaga yung magugay. Gusto ko naman kasi. Kung alin usapan. Ang usapan na, di ba? Kukunin ko ang... So, inay ko nga po yung inanoy, wala pong agreement na wala po ako. Hindi niya yung sinapasin ko. Tapos, kompleto po po yung mga gamit-gamit ko. Tapos, dun sa mismong araw na pagbalik niya, meron na siyang sinabi na yun na mag-usap mo nito, kailangan may pagkakas. Eh, kung gusto mo pang gano'n, pwede mo na lang pausapin na pwede. Hindi yung biglang gano'n. So, dun pa yung gagaling ko. Kailangan ma-overcome mo yun. O, pakikinggan ninyo bawat pinagagalingan ng isa't isa, ha? Kasi, uy, malalim, no? Tsaka, hindi lang sa inyo ito may epekto. Mas malaki epekto nyo kay Zoe. No? So, yung custody kay Zoe, nangyayari lang yung pinag-usapan, mas kampante ka, no? Kasi, later on, pag naisip ninyo, isa ano ba dadali ng anak ko? Mag-iisipan na kayo ng ganun eh. Ha? Lalong lalala ang sitwasyon niyo. Kasi... Kung hindi yung nag-iisip na masama, mas maganda yun, di ba ho? Eh kung yes, iniisip na masama, wala kang peace of mind talaga. Magdadamot ka talaga. Hindi ako dapat pagdamutan. Yung kasulatan ho, ito na ganyan eh. Pag nag-usap tayo, yung may susulat dito, hindi siya dapat matakot. Dahil nasa batas ho yun, di ba ho? Pwede akong makulong pagkaan daw sumulat. Pero nakatakot pa rin siya. Hindi ko kayang, ano yun yun, psychological na yun. Nakikita naman si Bey, di ba, yung umaga. Ang tagal na bago sumama po sa kami, siyempre nagandang yung living, hindi siya nakikita. So, paano po ba yun? Hindi ko na maisip na paano si Zoe. Kung wala nga po siyang
hindi niya kakalala yung kasama niya. Hindi ko po alam kung makakakalit lang ako. Nakakamdaman mo yung hirap na dinadaanan ninyo. Kasi nga, hindi nyo tinitingnan yung isa pang bagay na posible. Nandito lang kayo sa sisaw bilang gusto ninyo kasikasuhin. Wala kayong pakialam sa isa't isa. Pero, unahin muna ninyo ang unawaan ng isa't isa. Automatic aayos yung sa inyo. Ay, hindi mo sabihin ng unawain, saan ang gagaling? Halimbawa, itong senior eh. Unawain natin yung mother instinct. No, ang tatay at nanay, ito talagang magkaiba ang affection sa anak. No? Kasi ang nanay, direct hand siya eh. Siya magpapakain, siya magbibihis, siya magbibihis ng bata. Diba? Si tatay, siya yung mamakong papa, siya bibili laro, siya yung magpapakasaya, siya yung nangungulit, di ba? Siya yung nangbibiro sa mga anak. Magkaiba yung role ng father sa mother. Iba rin yung instinct ng father sa mother, kaya ganun. Kaya pag pinaghiwalay niya yan, yung bata hirap mag-adjust. Kasi normally, dapat at any instance, nararamdaman ng bata, ang dudulo yung presence ni nanay, ang dudulo yung presence ni tatay. Eh ngayon na nagkahiwalay kayo, kung mangyayari doon, mag-a-adjust yung bata. Kung kanina siya palaging present, nandudulo ang kanyang confidence, nandudulo ang kanyang trust. Diba? Yung tatay niya, hindi niya makita, magiging stranger pa kanya si tatay. So, nararamdaman na din. Kumari po, mag-start tayo ng gano'n, na kunwari once a week. Tapos kung eventually po, edi, kung kaya na si Zoe, hindi na kapatanong. Okay, sasanayin. Okay lang po. Okay, so build familiarity. No, let nobody quit. Kasi magre-restore kayo ng relationship. Simple yan. Anong masasabi mo, Carl? Ang masasabi ko, wala akong nababago. Wala eh. Ganyo, batas na to, wala pa siyang tiwala. Hindi ko na nga isaw. Issue na lang ng familiarization. Ay, okay. Ano gusto niyo yung inyo ko? Tinan niyo ah, pinagdamot sa akin. Pwedeng hindi ako kilala. O, hindi. Kilala niyo yaya ko. Hindi ko pinaalis yun eh. Dahil umaasa ko na makakasama ko si Zoe kahit kaunting araw. Kilala niya yaya. Nakasama. Ayun, so, kung, the same old yaya na sa inyo pa rin. Ngayon, kung hindi na nga ako kailang kilala. Ano mga manis lang po siya doon? Hindi na. Kasi po siya doon sa mga tsaka for me, walang una-una, nag-usap kami dati, magpapatingin siya. Hindi naman niya ginawa. Ibig sabihin, pag wala kang tiwala sa tao, meron kang mapaparanoid ka, wala kang empathy, may problema ho yun eh. Alam niyo naman yun eh. Ako, naramdaman ko yun. Pinitiis ko yun. Walang empathy siya. Pero, nakasawa ko dito na matutulungan niya mag-observa sa kanya. Alam niyo naman nun, di ba? Pagka walang empathy, may problema eh. Pag-anit. Isabi pa pin po ako sa ito. Unang yayang po ni Zoe na nasa akin. Nakitaan niyo si Carl before. Parang siya po ako siya. So kung kayo po yung magulang ano yun, hindi po ko din talaga kayo. Supportive. Sa po sa kanila po yun sa sabi niyo yung sabi ng mga tao sa akin si Carl, kuya, asawa ko, dati ba? Ganyan. So, hindi ko talaga kaya. Talaga. Tambak ko, tambak ng lahat sa ba'y sasabihin eh. Importante ko, katibayan, may resolution naman. May resolution na nga doon sa may kawayan, hindi pa rin nila tinatawag niya bata. Wala naman napapatunayan. Carlo, i-break tayo dahil magpa-private ko. Kung ako sa inyo, dahil alam ko, maraming nakalagay sa inyo mga kapatid. Ikinig ako. Ha? Salamat. Sige. Unahin ko muna si Greg.